Kayo po tayong lahat at sisimulan na po natin ang ating pagdiriwang sa pagabasbas ng mga kandila. Humarap po muna tayong lahat dito sa likuran at dito po tayo magsisimula. Sisindihan na po natin ang ating mga dalang kandila. Maaari na pong sindihan ang inyong mga dalang kandila. Ipasa-pasa po ang ilaw. Bigyan po natin ng ilaw ang kandila ng ating mga katabi rin. Ipasa, pakibigyan po ng ilaw ang ibang mga kasamahan natin. Pakisindihan na lang po. Yan, salamat po. Pakipasa na po ang ilaw. Sisimulan na po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, apat na pong araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman, ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating sa pag-akit ng Espiritu Santo. Ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo. Kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magpuprosisyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinaghahati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Itaas ang mga kandila. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Sa Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad sa Panginoon'y humarap, kaya payapaan niya'y galak, ay taglayin nating lahat, sumambat magpasalamat. Si Jesucristo,
sa lahat ay tatang lang nagbibigay karangalan sa unang bayang inilang na muna ating may kapal Panginoon ay palawin akong anayong alipin ang tuwingin nyo ng kumin nung katik mo'y natupadin ayon sa bawat sa lahat ay tatanglaw nagbibigay karangalan sa unang bayang inirang ng punating may kapal. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa kapila mo, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis na kasalanan ng salibutan. Maawa ka sa gapin mo ang aming kahilingan. Gapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklok sa kalan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang Jesucristo ang
sa Diyos, papuri sa Diyos. Maaari niyo na pong patayin ang sindi ng inyong mga kandila. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalihin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sa
sa lahat ng bansa. Liwanag na nagbumula sa bayan mong dinakila. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin. Good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ay Biyernes, sa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon, unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, ang buwan ng pag-ibig. Kaya, para sa Panginoong tapat, tunay at wagas na nagmamahal sa atin, bigyan natin ang palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak para sa Kanya. Lahat ng naniniwala na siya ay dinala dito ng pag-ibig ng Diyos, taas ang dalawang kamay, ilagay sa dibdib at sabihin ng malakas, iba ang Diyos magmahal. Amen. Iba ang Diyos magmahal. Hindi maipapaliwanag, mahiwaga. At ito rin ang kahulugan ng pinagdiriwang natin ngayon, Ados ng Pebrero, ang pag-aalay o pagdadala kay Jesus sa templo na kilala rin natin ngayong Candelaria. Ano kinalaman ng kandila sa pagdadala ni Maria at Jose kay Jesus sa templo? Una sa lahat, mabuting halimbawa ang mag-asawang ito. Sila ay mga responsableng mamamayan ng kanilang bayan at ng simbahan. Ayon sa batas ni Moises, ang anak o una panganay na anak na lalaki ay dapat ialay sa Diyos. Tumutupad sila sa kautusan ng Diyos. Pero mga kapatid, meron pang mas mahalaga
Meron pang mas mataas na dahilan. Hindi lang ito pagtupad sa utos ng Diyos, kundi ang katuparan ng pangako ng Diyos. Anong kinalaman ng kandila kay Kristo? Nang siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo, si Kristo ay naging liwanag na matagal nang hinihintay ng maraming tao noon, lalo na ng matatandang si Simeon at si Ana. Ang pangako ng Diyos, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang kaligtasan. Maniwala kayo, yun din ang gusto ng Diyos. Na bago ka man lang mawala sa mundong ito, makita mo na ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Sabi nga sa sulat ni Propeta Malakias, sa ating unang pagbasa, biglang darating ang sinugo ng Diyos na magpapagaan ng mga tinitiis mong pasanin, na magpapagaling ng matagal mo ng karamdaman, na magpapalaya sa lahat ng mga inaalipin at inaapi, na magliligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Pero ano yung magandang bahagi doon? Sabi ni Malakias, biglang darating sa hindi mo inaasahan. Kaya alam nyo, hindi na bago sa atin yung mga biglang biyaya na dumarating sa buhay natin. Mga bagay, mga tao, mga pangyayari na gumugulat sa atin, na bumibigla sa atin. Ang tawag dyan, surprise blessing. Sigurado ako, lahat tayo nakaranas ng makatanggap ng biyayang hindi natin inaasahan. Lahat ng nakatanggap na at dapat magpasalamat, palakpakan natin ang ating Panginoon. Surprise blessing. Naniniwala ba kayo na meron pa rin ibibigay ang Diyos na surprise blessing? Amen? Minsan, sa dati kong parokya, isinama ko yung aking mga youth. Nilibre ko, kumain kami. Nung umupo na kami para kumain, bumalik yung waiter, may daladalang cakes at tinapay. Binigay sa amin. Sabi ko, ay, sir, hindi po sa amin yan. Hindi po sa inyo daw po ito. Wala kami ganyang in order. Sa inyo daw po ito. Sabi po nung babae, tinuro niya, tinignan ko. Yung babae mula sa malayo kumakaway, sabi niya, Father Hans, para sa inyo yan. Enjoy. Sabi ko naman, thank you. Sa isip-isip ko, Diyos ko, nagbayad pa ako. Dapat kanina pa binigay. Kung alam ko lang, di saan din ako gumastos. Kaya simula noon, pag kumakain kami sa labas, hindi muna ako nagbabayad. Tumitingin-tingin muna ako sa paligid. Talagang tumatayo ako. At baka magkaroon ulit ng surprise blessing. Kaya alam nyo, marami mang kayong hindi maintindihan ang bagay, marami mang biglang sakit, problema, pagsubok, kalungkutan, ang biglang dumarating, makinig ka. Kasi, kahit yung mga dumating na mabubuti, magaganda, at masasayang bagay na hindi mo inaasahan, ay kayang ibigay at ulitin ng Diyos para sa iyo. Sigurado, nagulat din ng mga tao nang dumating si Kristo. Ibang klaseng Mesiyas to. Ibang klaseng tagapagligtas ito. Hindi to kagaya ng iba. Kakaibang pagtuturo at pagliligtas ang ginawa niya. Nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Bawal yon.
kinain o kumain siya kasama ang mga mahihirap, ang mga makasalanan. Nakakahiya yun. Ipinakain niya ang mga pagkaing para lang sa matataas at makapangyarihan tulad ng pari. Mali yun. Pinatawad at minahal niya ang mga makasalanan. Nangaral siya ng mabuting balita sa kanyang mabuting halimbawa. Isang biglang bagong paraan ng pag-iisip, ng pamumuhay ang ibinigay niya. Kaya sabi ni Propeta Simeon sa Ebanghelyo, siya ang liwanag na kinakailangan ng mundong ito upang turuan ng tao na ang tunay na mahalaga sa buhay na ito ay hindi yung mga bagay na kahit sa mabuti at tamang paraan mo nakuha at naipon. Huwag mong kalilimutan sa mabuti at tamang pag-uugali mo na ipinapakita at binibigay, masusukat ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng buhay mo. Tumanda ka man katulad ni Simeon nang naghihintay, huwag kang maiinip. Ang mahalaga, mabuti at tama ang iyong paraan ng pamumuhay. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hayaan mong gamitin ka ng Diyos bilang kandila na nagtataglay ng liwanag ni Kristo sa mundo. Liwanag na ibinibigay hindi ng kasikatan mo lang, ng katalinuhan, ng kayamanan, ng kagalingan, kundi liwanag nagmumula sa iyong angking kabutihan. Maging liwanag ka sa mga nawawala na ng pag-asa at maging liwanag ka sa mga gumiginhawa na para hindi sila mabulagan. Panginoon, sa mga sorpresa ng buhay, ikaw na po ang bahalang magturo sa amin na manalig na sa huli may matatanggap pa rin kaming sorpresang biyaya at himala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang buktong na anak para sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan nang may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa,
makahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sandibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis sa Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang na panirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilhud po ang lahat. Ama naming banal,
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa rin biglang bagong biyaya at bagong himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Isa't isa, tayo
Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag mo nang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasabay po ng pasasalamat ng Simbahan ng Quiapo sa inyo pong pagsisimba at walang sawang pagtulong, pagbibigay ng tulong, donasyon, pinansyal man at material na bagay, kukunin ko na rin po ang pagkakataong magpasalamat at magpaalam dahil sa susunod na linggo, ako po ay meron ng bagong misyon, bagong assignment. Kaya ako man ay mag-misa ulit sa susunod na Biyernes, ako'y isang bisitang pari. Nagpapasalamat po ako sa mga nakasama kong pari at sa lahat ng lingkod ng simbahan ng Quiapo na naging bahagi ng natatanging paglilingkod sa ilang buwan at halos dalawang taon. Sa tulong ninyo, kalooban ng Diyos, makapag-misa kahit alas tres ng Biyernes, ay makita ko pa rin kayo, kapitbahay nyo lang po ako sa Assumption Parish sa May Malate, sa May Maynila. Doon po ako tutulong kasama si Father Doji habang siya'y nagpapagaling. Ako'y magiging lingkod din ho nila. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan lagi ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aralangin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo.